Magandang araw mga kaleki! Welcome pong muli dito sa ating YouTube channel, Leki Louie. Ngayon, ito na po ang part 4 ng boiler series natin. Magte-testing na po tayo ng mga safety device. Dito tayo magsisimula sa pinaka main control panel ng boiler kasi lahat ng mga alarma niya, syempre dito naka-register, dito lahat naka-connect. Yan, yung kulay team na yan, ayan yung monitoring ng salinity. Pero mamaya babalikan natin yan. Dito muna tayo magsimula sa water level alarm. Yung ito yung common sa testing ng alarm natin. So yan, nakikita nyo, yan yung merong 15A1A. So ayan yung pinaka-code niya kung babasahin nyo sa manual para hindi kayo maligaw. Meron din tayong toggle switch. Yung switch naman niya pag testing ng electrical fault ng water system, yung pula, yan yung test button. Pero ngayon, testingin natin yung too low water level niya. So by pressing the red button for about 30 seconds, hintayin nyo lang mag-alarma. Pag nag-alarma na siya, mag-blink yung dalawang red. Pero huwag nyo muna agad i-release yung test button. Antayin nyo muna mag-register sa system yung pinaka-alarm kasi may delay din yung pag-activate ng alarma sa HMI panel natin. So yan, 30 seconds yan. Ang magiging alarma niyan, low water level saka too low water level. So yan, nag-alarma. Huwag nyo munang i-release. Antayin yung mag-alarma sa main control panel. So yan, nag-alarma na. Kung titignan natin, yan, nag-register na siya. Too low water level yung pinaka-alarm niya. So ibig sabihin, gumagana. So para ma-reset yan, automatic din. Basta mag nag-release yung button, auto-reset. And then, sige, ito naman testingin natin ngayon, yung sa toggle switch. Yung toggle switch, i-down lang natin. Yung toggle switch na yan, ang purpose naman yan ay para ma-testing yung electrical circuit. So, or yung electrical fault sa water system. So yan, 2 minutes nyo lang yan na i-switch off, then mag-aalarma na yung water level. Ngayon lang, i-reset nyo lang ulit. Yan, nakikita nyo, too low water level. Ayan, medyo malabo nga lang yung shot ko. Pero, ano yan, too low water level switch yung alarma niya. Then, na yun, ibalik nyo lang ulit yung sa original position ng toggle switch. And then, normally, may delay. Antayin nyo lang para mag-auto-reset siya. So, yung water level, ayan yung isang common na tinetesting natin pag sa boiler system. Dito naman tayo ngayon sa salinometer. So yan yung nakita nyo, yung kulay pula, ayan yung setting ng alarm. Tapos yung steady naman na pula, yan yung nasa between ng 0 saka 5, ayan yung normal reading ngayon or actual reading. So yan, binaba ko lang yung range, nag-alarma na yung salinity high. Para ma-reset natin, i-acknowledge lang and then ibalik lang natin uli dito sa setting ng salinometer. So clockwise direction lang para yung blink ma-set natin kung saan ang alarm. So yan, kung sa 15 ppm or 20 ppm. Ganyan lang kadali mag-testing ng salinometer. So dito naman tayo sa mga standby pumps. So syempre kung marunong na kayong bumasa ng mga code, yan makita nyo may mga code dyan, may mga number code. Meron ding code dito sa may breaker niya. So yung corresponding na fuel pump niya, ayun yung number na mababasa natin sa mga code. Kung mag-testing tayo ng overload trip, i-switch off lang natin. Gaya nito, yan, si-switch off natin yan. Ngayon naman, kung yung standby pump naman yung titestingin natin o yung tinatawag na standby start, ang i-switch off natin, yung pump na nakaservice. Tulad nyan, yung pump 1 ang nakaservice sa akin sa freshwater. So yung pump 1 ang trinip off ko.
para mag-activate yung standby. Ganon din sa fuel pump, parehas lang naman din sila ng principle. Yung isa nga lang para sa freshwater, yung isa para sa fuel pump. So ito, i-off ko lang yung fuel pump naman na hindi naka-service. So ang alarma niya, overload. So ayan, medyo mabilis lang tayo mga kaligay kasi madali lang din to eh. Pupunta naman tayo sa feed water. Yung sa feed water naman, para tumakbo yung standby or mag-alarma yung standby, dapat naka-automatic mode din yung mga pump natin. So yung naka-service na pump, sample yung water pump number 1, ilagay natin sa auto. Tapos yung water pump number 2, ilagay lang natin sa standby. So ayan lang, kung ano yung naka-service, ayun yung switch off nyo para tumakbo yung standby. Mga kaleki, punta naman tayo sa oil content alarm. So nasa cascade tank yung pinaka sensor natin yan kasi yung oil sa boiler water yung minamonitor natin. So yan, nakita nyo yung, yung sensor nakasubmerge sa water kaya hindi natin basta-basta pwedeng hugutin lang yan at isaw-saw sa oil. So ang gagawin natin, buksan natin itong pinaka control panel. So yan, nakita nyo meron siyang PCB, merong dip switch. Mamaya papaliwanan ko kung ano yung function ng dip switch na yan. Isang way para matesting natin yung oil content alarm, disconnect lang natin itong alarm signal. So dahil normally close yan, dinisconnect natin, nag-open, bali mag-aalarma na ngayon yung oil content niya sa ating boiler. And then, ayan, tignan natin, punta natin sa may pinaka-control panel. Ayan, kung mabasa nyo, oil content high. Pero meron ding isa, doon din tayo sa may PCB kanina, sa may dip switch. Kung makikita nyo, meron tayong 6 pieces na dip switch dyan, may mga equivalent na function yan. So, siyempre, ibalik mo natin yung connection ng wire para ma-reset yung pinaka-alarm. So yan, naka-green na, normal yan. Ngayon, dito ngayon sa cover ng panel na binuksan natin, yan, ayun yung equivalent ng dip switch, yung merong 1 to 6. Tingnan nyo yung number 4, merong nakalagay sa green, saka red. So yung kulay red, alarm, yung kulay green, normal. So punta lang tayo sa dip switch, itong number 4, yan yung nilagyan ko ng markings. Ilipat lang natin ang position yan. Bali, ito naman by simulation method. So yan, ililipat ko yung dip switch. Makita nyo, nagkulay red. So meaning, activated na yung alarm yan. So ganun lang, antayin nyo lang lagi yung delay para mag-register sa system. Importante rin, pag nag-testing tayo, hindi lang basta gumana. Dapat, syempre, nag-register sa system natin para ma-view natin yung alarm history. Ngayon, punta naman tayo sa flame detector failure or flame failure. So yan, dapat tumatakbo yung system natin, nagpa-firing siya. So dito sa burner unit natin, meron tayong flame eye. Hugutin lang natin yung flame eye. So yan, walang delay yan, automatic mag-shutdown yan kasi nasisense niya malfunction yung system natin or nag-flame failure. Automatic shutdown yung burner, shutdown yung fuel pump. So yan, nakita nyo, nawala na yung ilaw. So dito naman tayo ngayon sa steam pressure naman. So meron tayong steam pressure cabinet. Kung makikita nyo, meron tayong monitoring dyan. May manometer. Siyempre may mga nameplate. Dapat familiar din kayo. Basahin nyo lang yung nameplate para hindi kayo maligaw. So meron tayong isang pressure switch dito. Automatic na shutdown na yan. So yan, nakita nyo, 7 bars yung setting niya. So ibig sabihin, 7 bars yung pressure, mag-shutdown yung burner unit natin. So ang gagawin lang natin, tingnan natin yung actual value. Yung halimbawa ngayon, ang actual value ng boiler pressure natin is 5 bars. So ilagay lang natin to sa 4 bars or below 5 bars hanggang sa mag-shutdown yung boiler natin. Kasi ang minomonitor na ito by pressure ng boiler. So yan, ilagay ko sa 4.
shutdown na yung boiler natin kasi ang actual value ngayon is 4.5. At syempre after nyan, meron din tayong paraan para mag-testing naman ng mga fuel temperature saka fuel pressure. So di, kung ngayon, ganun din, may mga pressure switch din, may mga temperature controller. Pero dito tayo mag-testing ng alarm sa control panel. Bali, mag-login lang tayo para ma-access natin yung mga parameters. Ang gagawin lang natin pag nag-testing tayo ng fuel pressure, baguhin lang natin yung set point. So halimbawa niyan, 28 bars yung set point. Yung actual value natin is 20 bars. So para mag-activate yung high shutdown, gagawin ko lang 19 bars yan. So dahil mas mataas yung actual value kaysa sa set point value. Ayan, ganun din sa temperature. Ayan, 140 yung height alarm niya. Kung ang actual value natin is 90, ilagay lang natin ng kahit 89 temperature. So, ganun lang. Imamanipulate nyo lang yung pinaka-alarm set point niya para mag-activate yung settings. Ang importante lang, dapat alam nyo kung ano yung actual value. Yan, ganun din sa water level monitoring. Dito rin kayo sa control panel mag-testing by manipulation lang ng mga parameters na mga set point, mag-aalarma na yan. Pero yun lang, huwag nyo lang kakalimutan, ibalik nyo uli sa original kung ano yung pinaka-normal alarm value niya. Para nang sa ganun, kapag tumakbo na or pag iniwanan nyo na yung system, wala kayong magiging problema. Shoutout po pala kay Sir M. Ciatres na nag-request ng part 4 at nag-message din po siya sa akin may dahil nagkaroon siya ng problema sa boiler niya. Sana po sir ay nakatulong yung advice ko sa iyo nung magka-chat tayo. Shoutout din kay Sir John Eric Molina. Sir, ito na po yung request mo na part 4. Sana po ay makatulong to sa pagtitesting mo ng mga alarm. Yan mga kalegi, hindi ko na pinahaba yung video na to. Direct to the point na lang ako para hindi na kayo malito, para mas maintindihan nyo kung paano mag-testing ng mga boiler alarm. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, huwag nyo lang kalimutan na mag-subscribe at paki-hit yung notification bell. Sobrang dami pa nating na-i-upload na video, hindi ko pa lang na-edit. Halos sa isang araw, nakakadalawang content tayo dahil sa marami tayong trabaho sa barko. Pero hanggang sa ulitin, maraming salamat po mga kalekie.